Good day ulit mga bro, another tip for the tickets brother. Bigyan ko kayo ng tips regarding dun sa mahirap buksan ng switch. Yan, dumarating sa punto na matigas siya eh. Kasi ka-on, ka-off, on, off, napupush po yan. Ngayon, bigyan ko kayo ng tips kung paano siya ayusin o i-repair. Kasi yung iba, akala nila sira na. Yung pala, pwedeng i-repair yan sa loob. Ayan po, pinakuha ko yun ng tips na. In-open ko na siya. Ito yung sample natin. Buksan ko kayo. Maraming klaseng switch. Bukod dyan, sabi yung kusan ko. Buksan natin yung screw. Yan, pakita ko sa inyo. Ganito lang po mag-repair niyan. Para doon sa mga baguhan lang. Tsaka yung, syempre, para makatibid tayo. Akala nyo kung ano na yung gagawin sa switch, akala nyo sira na siya na pinipalitan na natin, hindi, nare-repair lang po yan. Ayan na, tinanggal na natin, then nakita nyo diba may nakasabit. Ayan, step by step lang po. Ayan, pag nakita nyo ganyan na uurong yan eh. Ngayon pag matigas, ibig sabihin nakaipit na yan kasi nababaluktot yung pinakano niya, pinaka-slide niya. Ngayon, kunin niyo yung isa, yung pang-off niya. May kasamang spring yan eh. Tanggalin niyo muna para matanggal natin yung kanyang kulay green. Yan, tanggalan natin, di ba? Naitulak na siya. Then, pag natanggalan natin, tatanggal natin yung pinakamalit na spring. Yan, nakita niyo yung spring na maliit. Naalis naman yan eh. Yan, luluwagan niya muna ulit. Yan, urong nyo lang siya, kakalasin yan. Nakakalas siya yung spring. Yan, tanggalin natin yung spring, push natin yan. Natanggal na, yan yung slide niyan. Pag sira na yung ganyan, minsan hindi nyo maurong ng ganyan. Ito kasi buo pa to eh. Pinakita ko lang sa inyo yung sample para pag nagawa kayo, makita nyo yan. Pag sira na yung slide niya, hindi niya magaganyan siya. Mahirap, maganit na. Kaya minsan, pag nag-on kayo, matigas. Tsaka pa nag-off kayo. Yan. Nag-letter U yun eh. Pag tagal-tagal. Kaya ginagawa ko dyan, minsan yan. Pag letter U na siya, pinapukpok yan para maging pantay. Pwedeng screw, pwede kung anong bagay na pwede niya may lapat sa lamesa. Kita niya, di ba? Pagpantay na siya, yan yan. Ngayon dapat na kasi nagiging letter U yung minsan eh. Pag lang ginagamit, on off, kaya lumalambot din yan, parang nawawala sa forma. Ngayon, di okay na po siya. Pati rin yan, kailangan niya ma-flat yan. Pwede nyo lagyan ng konting langis para dumulas lang. Ibabalik na natin siya. Yan. Step by step pa rin, ganun pa rin, kung ano yung inalis nyo, ganun din yung ibabalik nyo. Di ba, yun yung lagay ng spring. Kakabit yung spring na maliit. Step by step lang po. Ayan siya na kayo ha, kasi naurong yung kamay ko eh. Ayan na. Ibabalik lang natin siya na sa dati. Yan, nasa gitna na po yung spring. Ilako muna siya sa pinakakabila. Yan. Okay na po. Nakabit na siya. Yan kasi yung pumutulak. In case mag-off ka, tsaka on. Yan. Nakabit na po siya, di ba? Nasa gitna ulit yung spring. Pagkakabit sa spring, then, i-check natin ulit. Gaya ng ang forma. Nasa na yung off? Nasa kaliwa pag nakaharap dito yung switch. Nasa kanan yung on. Ito yung red, yung kanyang yung pinaka off, tapos yung green niya yung on. Minsan nagkakapalit yan, yung nagkakapalitad naging no, kaya ako pinapapasak ng ganyan ulit, pinapabalik ko para pagharap nyo mo, makikita nyo yan, kumuha nyo yung off, naging no, bagtarin nyo. Yan, balitarin natin ulit.
magiging on, yan, off, on, yan. Then ganun pa rin ang procedure. Ibalik natin yung spring sa nakalagay sa red yan eh, doon sa off. Nakapatong lang po yan. Kung ano yung inalis nyo, ganun din po yan. Ipatong natin siya. Yan. Pwede siyang higang ganyan. Ito yung sa model ng ganyang klaseng switch ha. Meron naman iba. Ibang klase rin. Ngayon po, ganito. Ilalagay natin yung pakanang slide niya. Slide. Makita yung slide natin ganito. Makita nyo. Ayan na po. Ipapatong na natin siya. Doon kung nasan yung slot. Ayan na po. I-push natin ng konti. And ayan po siya eh. Di ba? Yung isang slot na yan para doon sa off. Yung isa naman sa on. Ayos natin muna. Magulo yung ano ko eh. Okay. Ayan na po siya. Ready na natin. Kabitan natin siya ulit. Yung kanyang slide. I-push nyo ng konti para pumasok. Ayan. Pwede nyo patakanan lang isa para medyo dumulis na. Para pag isa na lang lagay. Ayan na yung pinaka-forma nyan. Ang gagawin po natin is ipapatong na natin. Una, sa parting kaliwa, muntay kaliwa, yan. Nilalagay na natin siya. I-push natin ng konti para yung slot niya pumasok. Okay, ayun na po siya sa kanan natin. Yan. Dun sa off muna natin ilagay kasi medyo matulis ng konti yun. Then ilagay natin yung isesentro natin muna sa screw. Di ba na nakaparong na siya, di ba? Pero yung kabila hindi pa. Mangyayari dyan. Yan. Pusin ng konti. Sulak natin konti tulak. Yan. Para pumasok yung pinakadulo lang yan. Kita nyo yung pumasok na. Madali lang naman po yan eh. Madaan-daan lang po. Step by step lang. Mababalik nulis na dati yan. Ang ginawa lang natin dyan eh. Pinantay lang natin para hindi maganit yung kanyang slide kasi pag naka oblong na, nakabaluktot na, mayroon na i-on off. Yan lang po ang pagbabalik niyan. Una isa, and then ito na. Punyan natin isang screw. Nilagay din natin sa kaliwa. Ayan na po siya. Nilagay na natin yung isang nating screw. Lalagay lang po. At ikpitan na natin siya. Ayan. Pag-ikpit natin parehas, ikpit na ulit yung isa kabila para pantay na siya. Yan na siya. Yan na yung ating cover ng on-off. Ngayon, pwede niyo pang patakan ng konti. Patak lang ha. Para lang umislide siya. Pwede kanina. Nung kalas pa, pwede niyo maging ang kukunis lang yan. On-off. On, off, diba? Madulas na. Kasi pag misira yan, ang ganit po, i-open yan. Didinan nyo pa para umano yung pinaka, no, knob nya. Yan, pinaka button nya. Misan, ayaw pa nga mag-off eh. Ino-off nyo na, ayaw pa rin mag-off. Ngayon, luwag-luwag na. Ngayon lang po pag-repair ng, ano, ng on-off cover ng sewing machine. Step by step lang po yan. Pares lang din ng mga ibang modelo pero bibigyan ko na ng ibang dito. Hindi lamang ito para sila natin.